Alright, meron tayong na-install na remote kill switch mga kator. So yan, nakataas na yung side stand niya. So iti-test natin to. Gagawin natin, i-on lang natin yung susian. Yan, nasa 12.5 to 12.8. So in between yung bugtahin ng motor. Yan, lagay natin dito yung remote control. So ngayon, i-try natin i-start. So yan, hindi siya nagti-trigger. So kahit nakataas na yung side stand niya. So ngayon, ang gagawin natin para umandar siya, i-on lang natin dito sa remote control niya. So yan, umandar na siya mga kator. So ibig sabihin, pag hindi mo na-on sa remote control niya, hindi talaga andar yung motor. Yung patayan sa side stand mga kator, as is lang. So yan, pag binaba mo, same thing, mamamatay yung motor. So ngayon, i-on ulit natin yung motor. This time mga kator, dito naman natin papatayin gamit yung remote control. So pindutin nyo lang off, automatic, mamamatay na yung motor. So yun, namatay na yung motor. Ano? So ngayon, try nating pandarin kung namatay na ba totally yung motor. So yan, kitang-kita nyo naman. So yun natin ulit. Okay, so yan, umandar na naman yung motor. So ibig sabihin, every time na i-off mo yung remote control, hindi gagana yung motor mo. So pag gagana lang siya pag naka-on yung remote control. So ang tanong, kumakain ba to ng baterya kahit naka-off yung susian? Ang sagot mga kator, hindi. Kasi hindi siya nakadirekta ng baterya. So ngayon, ang gawin natin, off natin yung motor at try nating ulit pandarin. So yan, kita nyo naman sa voltmeter, nakandar yung motor. Trigger natin ulit. So yan, hindi siya umaandar. Aandar lang siya pag naka-on yung remote control. So yan, umandar na naman siya. Ibig sabihin mga tor, every time na i-off nyo yung susian, nawawala ng supply yung module niya. So hindi talaga siya kumakain ng baterya.